Alright, mula kay Kian Thoughts, mga kapatid, muli na naman tayong magbibigay ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga video na may kinalaman, mga tol, sa ating soberanya. Hindi to balita, mga tol, hindi to pagbabalita. Ito'y pwedeng current news o nangyari sa nakaraan o nangyari ilang linggo na nakakaraan. Pero syempre gusto nating ma-update kung ano yung mga kaganapan at nangyari na. Bibigyan natin to ng reaction, commentary, opinion at kung ano-ano pa, mga tol. Samahan ninyo ko. Pero bago natin to simulan, mga tol, huwag kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts, no? At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary na may kinalaman sa ating soberanya. Dapat aware tayo bawat isa sa atin, mga tol. Regardless kung anong kulay ng politikang sinusuportahan mo o kung wala kang sinusuportahan sa kanila, mga tol, basta ikaw ay lahing Pilipino at ikaw ay taga-Pilipinas, dapat may pakialam tayo rito. Alright? So ito, China lumusob daw, mga tol, sa Pilipinas. Palawan, inaangkin na din ng China, no? Ayan ha, binasa natin yung title, mga tol, ng videong panoorin natin ngayon. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Breaking news, mga kabayan. Mga barko ng China, sumugod na sa Palawan. Mm-hmm. Sunod-sunod na nga ang mga ginagawang paninindak at provocative actions ng bansang China. Actually, totoo, mga tol. Ito nga lang, no, September 27, mga tol. Nilaser tayo yung eroplano ng BFAR, mga tol. Tatlong ulit tinira ng laser ng missile ship pa ng China, mga tol. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa maraming mga bansa sa Indo-Pacific region. Pinakamaraming bilang ng mga barko ng China nagkalat na sa West Philippine Sea. Mm-hmm. At heto pa, parang may tuta talaga ang China sa gobyerno ng Pilipinas. Akalain mo ba naman, budget para sa AFP Modernization Program, sobrang laki ng tinapyas. Yun nga, nakakalungkot, mga tol, eh. Diba? Kaya nga walang takot ang China sa atin, eh. Kaya sinasabi nila yung Pilipinas, huwag niyong katakutan yan. Diba? Kahit harap-harapan na natin silang binabangga, binubutas mga barko nila, inaangkin yung mga teritoryo nila, mga tol, meron pa rin tayong mga kakampi doon, kinakampihan tayo. Diba? Paano makakahabol sa atin yung military nila? E tinapyas yung budget ng mismong military nila. Paano sila ipagtatanggol ng mga matatapang at magigiting nilang mga sundalo? E kung yung mismong ilang opisyal sa gobyerno nila ayaw suportahan yung military modernization nila. O, diba? Ganun ang sinasabi nila sa atin, mga tol. Malamang sa malamang. Kawawa naman ang Pilipinas, ano? Timing na timing pa talaga kung kailan mas magulo na nga sa West Philippine Sea. Samantala, ang China nagpalipad ng nuclear capable na missile sa Pacific Ocean. Maraming bansa sa Indo-Pacific region, kabilang ang Australia, Japan at New Zealand, agad na umalma. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Grabe, no? Alam nyo, mga tol, sabi nga ni General MacArthur, di ba? Give me 10,000 Filipino soldier and I will conquer the world. Ganon katindi ang tiwala niya, mga tol, sa mga sundalong Pilipino. Di ba? So malamang pati China, mga tol, believe sila sa mga sundalong Pilipino. Ilang beses na silang nilampaso, eh. Di ba? Doon sa Battle of Yultong ba yun? Di ba? Ilang beses na silang nilampaso, isang beses na silang nilampaso, mga tol. Pero tignan nyo, oh. Mismong mga umahawak ng budget ng Pilipinas ayaw suportahan yung Department of National Defense nila. Paano nila ngayon dedepensahan yung ine-claim nila? Wala. Abang ang China, padala ng sandamakmak na barko, napakaraming warship, napakaraming barko. Oh. Kahit na binabaliktad nila yung mga pangyayari, suportado ng mga mga official nila. Diba? Kahit tarap-arapang nagsisinungaling na sila Mauning, eh. Suportado nila mga ginagawa ng Coast Guard nila, eh. Sa atin, wala. Sinasabon pa sa mga hearing. Mas tumitindi na nga ang tensyon sa pagitan ng bansang China at ng maraming mga bansa sa buong mundo
dahil na din sa issue ng geopolitical disputes sa malaking bahagi ng South China Sea na pilit inaangkin ng Chinese government. Ayon sa report ng CNA, nito lamang September 25, 2024 ay nagpakawala ng intercontinental ballistic missile ang China patungo sa Pacific Ocean na talaga namang ikinabahala ng napakaraming bansa sa Indo-Pacific region. Well, dami warhead lang naman daw yun, pero isa lang ang pinapakita ng China dyan. Pinapakita nila kung gaano sila kalakas. Sinabi ng Japan na hindi sila in-inform ng China bago isagawa ang mapangahas na missile testing na ito. Ayon naman sa New Zealand, hindi katanggap-tanggap at talaga namang nakakabahala ang mga aksyon na ginagawa ng Beijing sa kasalukuyan. Humihingi naman ng paliwanag ang bansang Australia hinggil sa isinagawang pag-launch ng China ng kanilang ICBM sa bahagi ng karagatang Pasipiko. Actually, may bagong report pa nga mga tol eh. Bagong-bagong balita lang, nagbabala ang Taiwan mga tol dahil may na-detect silang waves ng missile mga kapatid sa inland China, sa malalim na bahagi ng inland China mga tol. Mukhang talaga may isinasagawa ngayon ng China mga tol na nakakabahala din mga kapatid sa kaseguridad ng daigdig. To the rescue naman ng Russia at sinabing karapatan daw ng China ang mag-testing ng mga ganitong uri ng mapaminsalang sandata dahil bahagi raw ito ng kanilang karapatan para ipagtanggol ang kanilang sarili. Karapatan naman pala eh. Naiintindihan naman pala nila yung word na karapatan eh. O yan ang ginagawa nila sa Pilipinas. Ba't alma sila ng alma dito sa mga missile system na nandirito sa Pilipinas? Ba't ang Pilipinas ba walang karapatan na depensahan yung kanyang bansa? Grabe itong mga to eh, no? Double standard din, dalawa dila eh. Ang ginawang ICBM test ng China ay ang kauna-unahang publicized military action ng bansang ito kaugnay sa mga weapons of mass destruction since 1980 at ang pagpapakawala nga nito sa international waters. Diba, etong China, sabi sila ng sabi ng arms race. O ito yung sinasabi ni Secretary Gibochodoro eh. Bago kayo magsabi ng arms race o tigilan niyo yung paggawa niyo ng ganyan, sirain ninyo yung mga nuclear arsenal ninyo diyan, 'di ba? Wasakin ninyo yung mga military base na itinayo niyo rito sa West Philippine Sea, paatrasin ninyo lahat ng warship niyo, 'di ba? Banta kayo sa seguridad ng Pilipinas eh. Ayon sa Beijing Defense Ministry, naganap ang ICBM launch bandang 8:44 AM local time noong Miyerkules at bumagsak daw ito sa target na nais nilang puntahan ng kanilang missile. Bahagi daw ng routine at annual training exercises ang missile launch na ito. Hindi pa malinaw kung ano ang trajectory ng missile na ito pero iginiit ng China na inabisuhan daw nila ang mga bansang dapat ay makakaalam sa kanilang missile testing. Mm-hmm. Dagdag pa, Pentagon, oo, inamin nila na inabisuhan daw sila. Ng Beijing, hindi daw nila tinatarget ang mga bansang Japan, Taiwan at Pilipinas. Ito ang mga bansang patuloy na tumataas ang tensyon sa kanilang bansa sa kasalukuyan. Sa pagsasagawa ng missile launching ay nakikita di umano ng China kung gaano ka-epektibo ang kanilang mga armas. Gumamit din ng dummy warheads ang China sa test launch na ito, isang bagay na talaga namang ikinabahala ng maraming mga bansa sa bahagi ng Indo-Pacific region dahil tila naghahanda na raw ang China sa pag-atake sa kalaban ito gamit ang kanilang mga nuclear weapons. Mm-hmm. Ayon naman sa isang security analyst, ang pag-launch ng China ay isang powerful signal di umano para i-intimidate o takutin ang lahat ng mga kumakalaban sa kanilang bansa. Oh, dami, 'di ba? 17 bansa o 18 bansa mga tol ang may territorial dispute itong China mga tol. Para sa kaalaman ng nakararami nating mga kababayan, ang ICBM ay idinisenyo para magdala ng mga nuclear warheads katulad ito ng mga atomic bomb na Little Boy at Fat Man na ibinagsak ng Amerika sa Nagasaki at Hiroshima, Japan. Mm-hmm. Na siyang tumapo sa World War II. Imagine kung gaano nakadevelop ang mga nuclear weapons sa kasalukuyan kung gagamitin ito ng mga bansang ito sa digmaan. Wala. Matindi ang ano noon, magiging sira ng mundo noon. Sabi ko nga nitong nakaraang reaction natin, eh, di ba? Kung magaganap man yun at kung mangyayari, mga tol, ha? Mas maganda nandudong ka na sa center. Di ba?
para tapos na agad ang problema mo. Kasi kahit na hindi ka tamaan nun, mga tol, yung fallout, yung sakit na mangyayari, kagutuman, basta napakalaking problema, mga tol, lalo-lalo na rito sa Pilipinas, wala naman tayong mga banker, unlike sa ibang bansa, di ba, meron, mga mayayaman lang din naman na may access doon, wala. Iba mangyayari nun. Malamang hospital nun, hindi na maganda umayaw sa magkukulang ng mga gamot, magkukulang ng mga supplies, pagkain, di ba? Problema, sakit pa dulot nun. Yung nuclear fallout, naitindi. Kadalasan nga ay mayroon itong range na aabot ng higit sa 5,500 kilometers. Kaya naman kung gagamitin ito, ay kaya nitong tumawid mula China hanggang sa Amerika. Ang DF-41, ang pinaka-latest at pinaka-advanced na ICBM ng China na kayang umabot sa layong 15,000 kilometers. Hindi naman idinitali ng China kung ito nga ba ang ginamit nila sa naganap na pag-launch ng kanilang ICBM sa Pacific Ocean. Mga pangyayari naman ganito, may hula na to sa Biblia, eh, di ba? Sa Bible. May propesya na yan, mga tol. Eh. Ito nga ipalatandaan na malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Eh. Di ba? Umbaga, ito yung sinyales na o signal para sa mga tao na magbagong buhay na. Do hindi lahat maliligtas, mga tol. Di ba? Sabi nga sa Bible, eh, sabi nga sa Biblia, sindami ng buhangin sa dagat, mga tol, yung mapaparusahan. Diba? At may mga binanggit na rin talata sa Biblia kung gano'n lang kalaki ang bayang banal, mga tol. Kung ilan lang ang magkakasya doon. Diba? Hindi lahat maliligtas, tanggapin na natin yan. Pero merong mga palatanda ang ibinigay para ang tao'y maging handa. Diba? Noong September 24, isang Chinese research vessel naman at 6 na Chinese maritime militia vessels ang pumasok sa loob mismo ng katubigan ng Palawan. Sa post ni Maritime Security Expert Ray Powell sa kanyang account sa X, namataan nila ang presensya ng isang Chinese research ship na Hayang DG-12 Hao kasama ang 6 na Chinese maritime militia vessels na Kiyong Shasha, 27 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Palawan. Base sa kanilang monitoring, nagsasagawa ng survey in force ang mga barko ng China sa ating teritoryo kung saan humihingi dapat ito ng permiso sa Pilipinas sa ilalim ng batas ng UNCLOS. Dagdag pa ni Powell, maaaring ang presensya daw ng China sa bahaging ito ng Palawan Waters ay isa raw mensahe para sa ating bansa na inaangkin na rin ng China ang bahaging ito ng Pilipinas. Grabe. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Navy to the West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na agad silang nag-deploy ng barko ng Philippine Coast Guard kabilang pa nga ang 3 warship ng Philippine Navy patungo sa nabanggit na teritoryo upang i-monitor naman ang presensya at galaw ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Gayunpaman, nang dumating ng araw ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing lugar, nakaalis na rito ang mga barko ng China na nagsagawa ng mga survey sa ating EEZ. Mm-hmm. Nasa labas pa ng 12 nautical mile territorial sea ng Palawan ang mga barkong ito ng China. Ito ay isang red line na kapag pinasok nga ng Beijing ay makikita bilang direct threat sa karapatan ng ating bansa. Ano magagawa ng Pilipinas pag pinasok na yung 12 nautical miles territorial waters na? Matindi na yun, mga katol, kasi yun na talaga mismong teritoryo natin. 12 nautical miles, territorial waters na talaga yun. Pag yun, napasok pa, mga tol, ay nako. Napakaliit, no? 12 nautical miles lang. Dapat yun, medyo mas malaki. Samantala, ayon naman sa monitoring na isinasagawa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea, umabot na sa 251 ang dami ng barko ng China sa bahaging ito ng ating EEZ. Ito na nga ang pinakamaraming bilang ng kanilang mga barko sa taong ito na umangat mula sa 157 na mga barko hanggang 251 Chinese vessels. Nababawasan lang yan kapag masama panahon o kaya nagro-rotate sila, mga tol. Doon lang nababawasan yan. No? Pero in general, mga tol, talagang napakarami nilang pinapadalang barko lagi. Kabilang sa mga barkong ito, ang China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, Chinese Maritime Militia at mga Chinese Research and Survey Vessels.
Kapansin-pansin, ang biglaang pagdami ng mga barko ng China, partikular na sa Escoda Shoal. Ito, tatlong araw mga tol, tatlong araw pag-alis ng BRP Teresa Magbanua, ito yung barko ng China na nandoon. No, ayon to sa report ng GMA mga tol, Coast Guard 9, Navy 4, Maritime Militia 52. Pamparami nila yan ang Maritime Militia na yan. Matapos nga ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanua na nakabantay sa buhurang ito sa loob ng 5 buwan. Sinabi naman ni Trinidad na kahit daw ganito na karami ang barko ng China sa West Philippine Sea, kayang-kaya pa rin daw ito ng AFP base sa kanilang force projection capability. Kabayan, kung hindi pa kumukulo ang dugo mo sa mga nagaganap sa loob at labas ng Pilipinas kung saan involved ang China, heto ang isa pang balitang siguradong magpapainit sa ulo mo. Tila nagse-self-destruct na nga ang Pilipinas dahil sa mga desisyon na ginagawa ng ating gobyerno. Agad na umalma ang maraming mga senador sa pagtapyas ng budget ng Pilipinas para sa Department of National Defense. Oo, nakakalungkot. Natila ba yung mismong inaasahan natin dapat kakampi ang nagiging kalaban pa sa ngayon? Ito ay sa kabila ng mga nabanggit nating mga agresibo at nakakatakot na ikinikilos nga ng China laban sa seguridad ng ating bansa, lalo na sa WPS at sa Indo-Pacific region. Nababahala ang ilang mga senador sa pagkakatapyas nga ng pondo na dapat sana ay nakalaan para sa AFP Modernization Program para sa taong 2025. Sa pagdilig ng Senate Finance Subcommittee, 254 billion ang hinihingi na pondo ng ahensya. Yan, pambilisan na ng mga assets yan Para sa susunod na taon, pero 75 billion lamang ang naaprubahan. Wala pa ito sa kalahati ng iprinopose na budget. Diba, nakakalungkot, diba? Oh. Anong sasabihin ng China? Pinagtatawanan lang nila tayo mga tol. Oh, yung mga sundalo ng Pilipinas na magigiting, matatapang, yung mismong gobyerno ayaw silang tulungan. Hindi naman sinasabing buong gobyerno mga tol ha. Meron kasi mga humahawak ng budget dito na sila ang nasusunod talaga pagdating sa mga ganyan. Hindi naaprubahan. Bakit kaya no? Sa kaya gagamitin yung ibang budget? Why naman ganoon? La, pinagtatawanan lang tayo ng China dyan. Ayon sa DND, gagamitin sana ang pondong ito para mas palakasin pa nga ang kakayahan ng ating bansa pagdating sa territorial defense. Sa pagkakatapyas ng budget ng ahensya, malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa at marami sa mga armas ang siguradong hindi mabibili o mababayaran, partikular na nga sa AFP Modernization Program. Oh, anong aasahan ngayon natin sa mga sundalo natin? Pat-pat, sibat? Diba, pagtatanggol yung karagatan natin, anong gamit nila? Diba? Giit ni Senator JV Ejercito, hindi na nga daw dapat i-delay pa ang pagpapalakas at pag-modernize ng ating sandatahang lakas na kabilang sa top priority programs ng ating gobyerno. Pino na din ng senador ang mababang defense spending ng bansa natin na nasa 1% lamang nitong 2024. Mababa ito kumpara sa 3-4% spending ng mga karating nating bansa gaya ng Vietnam at ng Thailand. Wala Suportado sila ng gobyerno nila Malaking alam ng mga nakaposisyon doon kung gaano kahalaga ang bansa nila na hindi pwede basta-basta maagaw ng ibang bansa. Bagay daw kung mapapataas ng 2% ang ating defense spending sa susunod na taon. Sa mga balitang lumalabas sa kasalukuyan, magsasawa ka na lang talaga at siguradong iinit ang ulo mo kabayan. Ang layo na ng kakayahan ng ating bansa kung ikukumpara sa China. Tama. Nauubos na ang mga teritoryo natin. Tama. Nauubos na ang mga barko natin. Tama. Dumidikit na ang China. Yung mga politiko natin natutulog pa rin sa pansitan. Tama. Biruin mo, gagamitin pa nila mga tol yung ginagawang operasyon ng mga militar natin sa mga kabundukan dahil doon nga nagtatago mga rebelde, di ba? Sinasabi ng ibang mga politiko mga tol, ayaw daw nilang bibili ng mga asset itong ating militar kasi ginagamit daw sa komunidad. Ano yun, nagtitrip lang yung mga sundalo? Ginagamit nila yon mga tol para masugpo yung mga nagtatagong rebelde mga tol. Yun ang katotohanan na ayaw nilang banggitin doon sa report. Kung napanood nyo, yung nagsasalitang ale doon sa Kongreso, ewan ko kung sinong bumoto doon mga tol. Diba?
Ay, naku po. O ngayon, kailangan natin makipaghabulan. Actually, napag-iiwanan na tayo eh. Pero tingnan mo, tinapyas pa yung budget. Hindi na siguro katakataka kung isang araw ay magiging probinsya na nga lamang tayo ng China kung puro pamumulitika at puro korupsyon ang maghahari sa loob ng Pilipinas. No, kahit ano pang sabihin ni PBBM, kahit ano pang sabihin ng presidente, mga tol, kung yung ibang mga nakaupo ay hindi sang-ayon at hindi nang ikipagkaisa, na tila walang pagpapahalaga, mga tol, ay wala. Anong mangyayari sa Pilipinas? Anong masasabi nyo? Yun na nga, anong masasabi ninyo dyan, mga tol? Pwede kayo magbigay ng komentaryo, pwede kayo magbigay ng iyong saloobin. Comment na lamang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.